Panandali ang pagtigil. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagkakaiba ng asymmetrical at symmetrical na hugis ng katawan. Sa araling ito, matatalakay ang maaaring maisagawa habang nasa panandali ang pagtigil ang katawan. Pagkatapos ng pag-aralan ang araling ito, ikaw ay inaasahang makakalikha ng symmetrical at asymmetrical na hugis gamit ang katawan sa symmetrical at asymmetrical na hugis gamit ang iba't ibang parte ng katawan bukod sa paa bilang base support. Ang ating life encouragement ay makikita sa Jeremiah 29, Chapter 29, verse 11. Ang sabi, "For I know the plans I have for you." May karugtong pa yan. "For I know the plans I have for you," declares the Lord. "Plans to prosper you, plans to give you hope in the future." Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Balikan muna natin ang ating mga napag-aralan nung nakaraan. Ano ang kilos locomotor? Ang kilos locomotor ay ang kilos na umaalis sa isang lugar o pwesto. Halimbawa, paggapang, pagtalon, pagtalon-talon, paglundag-lundag, pagpapadaos-dos, paglalakad, at pagtakbo. Maraming uri ng kilos ng ating nagagawa sa araw-araw na tinatawag na kilos locomotor. Ang kilos de locomotor naman ay ang pagkilos na nanatili sa lugar na kanyang iniikutan lamang sa kanyang pwesto. Halimbawa, ganyan. Pagdampot, pagbaluktot ng katawan, pagtaas ng mga kamay. Di siya umaalis sa pwesto. Pagsusulat. Pagluluto. Yan. Halimbawa yan ang kilos di lokomoto. Ano ang pagkakaiba ng symmetrical at asymmetrical na hugis gamit ang ating katawan? Okay, tingnan muna natin ang mga larawan. Alin sa larawan ang nagpapakita ng symmetrical na hugis ng katawan? Bakit
Bakit kaya ang hugis ng katawan ay tinatawag na asymmetrical? So, alamin natin muna ang ibig sabihin ng symmetrical. Ang symmetrical na hugis ng katawan ay balanse. Kung ahatiin ito sa gitna, pareho ang hugis ng dalawang bahagi, kaya tinatawag itong symmetrical. Ibig sabihin, ang larawan na nasa gilid ay symmetrical. Yan. Ang hindi balancing hugis naman ng katawan ay tinatawag na asymmetrical. Tandaan! Ayan, ito din ang nagpapakita ng symmetrical at asymmetrical na hugis. Ayan, ito sa kaliwa, symmetrical, or kung paharap sa inyo, kanan siya. Ayan naman, asymmetrical. Ibig sabihin, ang larawan na nasa gitna ay asymmetrical. Halimbawa ng mga symmetrical na hugis ng katawan. Ito din, halimbawa. Halimbawa naman ng mga asymmetrical body shapes o hugis ng katawan. Yan. Subukan muna natin gawin ang mga sumusunod. Kaya mo bang gawin ito? Ayan. Sa bahay, magagawa natin ito sa patnubay ng iyong mga magulang. Ito din. Ayan. Anong galaw ng katawan ang nagpapakita ng symmetry o symmetrical? Okay, next. Nauna ang number 3. Number 1, anong posisyon ng katawan ang iyong nagustuhan sa isinagawa mo? Alin dyan sa mga sumusunod? Ito dito. Alin ang nagustuhan mo? Bukod sa iyong mga paa, anong bahagi ng katawan ang ginamit mo bilang pang-ibabang suporta? Magaling ang ating mga kamay. Alin naman ang nagpapakita ng asymmetry? Asymmetrical. Mayroon po ba asymmetrical? Halos lahat ng mga larawan, magaling. Halos lahat ng mga larawan na nakikita natin ay symmetry o symmetrical. Subukan naman natin ang larawan na nandito. Gayahin natin. Ang una, tinatawag siyang half kneeling. Pangalawa naman ay dog stand. Ang pangatlo ay frog sit. Alin sa mga ito ang iyong nagustuhan? Bakit mo nagustuhan? Madali ba itong gawin o mahirap? Okay, next, isa pang gawain. Subukan naman natin. Tingnan natin. Ayan, ang tawag sa kanya ay leg raise up. Ayan, yung isang kamay, tinataas pati yung isa naman, kabilaan sila ay salitan sila pati yung kanyang paa. Dahan-dahang inaangat ang mga binti. Ilagay ang balanse sa mga kamay. Gawin ito sa 5 segundo. 5 segundo lang. Yan. Kaya mong gawin yan. Okay, next.
Ang kasunod naman ay leg raise up. Ayan, tingnan natin. Nakataas ang mga binti. Tapos ang kamay ay nasa baba. Nagkalapat ang mga kamay sa sahig sa likod ng puwet. Dahan-dahang iangat ang mga binti. Ilagay ang balanse sa mga kamay. Gawin ito ng 5 segundo. Yan siya. Okay. Ito di itong larawan, magpatulong sa magulang. Kung di mo kaya, i-skip mo ang pangalawang movement. So, ang tawag sa kanya ay handstand. Sa kabila naman, ayan, one knee and hand balance. Ayan, ayan siya. Salitan lang ang kamay, dalawang kamay at saka binti. Ayan, ulitin natin. Kaya mo itong gawin. Okay, next. Tingnan naman natin kung ito ang kilos na pinapakita ay asymmetrical o symmetrical. Ayan, symmetrical siya. Magaling. Ayan naman ay asymmetrical. Next, ano kaya ang sagot mo? Ating sagot ay symmetrical. Yan ay asymmetrical. Asymmetrical. Yan ay symmetrical. Okay, next. Lagi nating tatandaan, ang symmetrical na hugis ng katawan ay balanse. Kung hahatiin ito sa gitna o pareho ang hugis ng dalawang bahagi, bahagi nito, ito ay tinatawag na symmetrical. Ang hindi balancing hugis naman ng katawan ay tinatawag na asymmetrical. Yan, tandaan natin. Okay, salamat sa panonood. Sana may natutunan tayo sa atin.